Self-esteem and body image. Hindi sabay-sabay ang development ng mga kabataan. Good day everyone! Ang pag-uusapan natin ngayon ay part 2 na itutuloy na natin ang topic natin na mental health and well-being. Ito yung karugtong na pinag-usapan natin sa part 1. Nasa part na tayo ng influences a person's self-esteem. At na-discuss natin yung number 1 o nasa unang bahagi. Ito ay ang puberty and development. At ngayon ay i-discuss na natin yung number 2 o nasa pangalawang bahagi. Media images and other outside influences. At sa number 3 ay family and school. Pag-uusapan din natin sa video ito ang Support Strategies Community Mental Health Resources. Meron itong 2 steps. Healthy eating and mental health. Sa pangalawang punto tayo, no? Yung influences yung pinag-uusapan natin dito. Ito yung tanong. Do celebrities and media personalities affect our lives or affect our feelings? What is the answer? What is your answer? Kung yes, ang iyong sagot ay tama. Totoo naman eh, nakaka-apekto sa atin ng social medias and celebrities. Nakaka-apekto sa nararamdaman natin ang social media at yung celebrities. Sila ay influencers dahil naapektuhan yung nararamdaman ng viewers o nung sino yung nagpa-browse sa internet. Nanonood ng movies, programa, yung mga hinahangaan yung artista, ay madalas nga ay ginagaya pa nga ito kung paano manamit, kung paano magsalita, yung lifestyle, kung ano yung paborito ng artistang yon, ano yung paboritong kainin, ano yung paboritong damit, ano yung sinusuot na particular ng artista na iyon o brand ng damit ay gustong gayahin. Kaya totoo na nakaka-apekto ito sa ating nararamdaman. Ganito yun eh, sinasabi na bakit sila sikat, hindi naman sila masyadong maganda. O hindi ko nila lahat. Ito yung pakiramdam na siya nga sikat eh, hindi naman siya ganun sobrang kaganda. Bakit maganda siyang manamit? Ba't maraming humahanga sa kanya? Buti pa sila makinis. Buti pa siya maganda. Social media, Facebook, yung na-influensyahan ng ilan sa post ng kaibigan, post ng kakilala, ng dating kaklase, ang ganda na ng buhay nung nakikita mo sa Facebook, naapektuhan yung feelings mo. Meron siyang kotse, nakapag-travel na siya kung saan-saan, meron na siyang masayang pamilya, meron na siyang negosyo, meron na siyang magandang trabaho. Ipinapakita yun sa social media, sa Facebook, at sa Instagram, at kung saan-saan pa na form ng social media. Nakita din natin yung kung saan siya kumakain na restaurants, sikat na restaurants, at alahas niya, pinapakita din sa social media. Kaya naapektuhan yung pakiramdam ng iba. At kapag madali ka maapektuhan ng ganong post, yung parang nalulungkot ka dahil hindi mo naman naabot yun, ay iwasan mong gumamit ng social media. Kung hindi mo kayang i-handle yung pakiramdam mo, eh, advice lang yun para hindi ka ma-stress. Simpleng advice from Teacher Lourdes. Our teens and early teens are a time when we become more aware of celebrities and media images, as well as how other kids look and how we fit in. Yung pangatlo naman natin ay families and schools. Do they criticize us? Yung mismong parents ba natin yung nag-criticize sa atin? Sinasabi ba nila na di bagay sa'yo yan? Ito isuot mo. Huwag yan isuot mo. Huwag yan ang bilhin mo. Bakit ganyan ka manamit? Bakit ganyan ang buhok mo? Bakit ganyan ka maglakad? Hindi ma-boost yung self-esteem mo. Para ka nada-down. Dahil hindi words of encouragement yung nasasabi nila sa'yo. Kung ganun, ay huwag mong dibdibin. Kasi hindi naman pare-pareho yung mga magulang. Baka yun yung way kung paano nila sabihin o itama ka. Or gusto nila na maging maayos ka. Pero ang nangyayari, in a negative way, i-handle mo yung emotions mo, huwag kang magpapa-apekto sa criticism na mula sa iyong pamilya at mula sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kaklase, sa loob ng school.
At ganun din naman kasi ang nakalagay dito ay school, ay kung nasabihan ka ng teacher mo ng negative na comment, ay huwag mong damdamin yun. Pero hindi ko naman sinasabi na napakadali ko naman sabihin na huwag damdamin. Ang sa akin lang naman ay ituring mo ito na challenge. Kapag nagbigay ng negative comment ang teacher, baka kailangan mo pabutihin pa. Yun yung way na para galingan mo pa. At tutulong ito sa'yo na para ma-develop pa yung personality mo, ma-develop pa yung kakayahan mo, at yung ikaw mismo ay maaging maayos yung pagkakahubog nila sa'yo. Ang negative comments ay nakaka-apekto sa nararamdaman ng isang kabataan. Kapag narinig mo ito, nakakasakit ng kalooban. Yung panunukso ng mga kasama, panunukso ng kaklase, or even rejection ay kapag narinig ito ng isa ay talagang masakit sa kalooban. Family members might struggle with their own body image or criticize their kids' looks. Paano mabubuo ang self-esteem ng isa? Unang-una, tingnan mo yung value mo. Tingnan mo yung worth mo. Mismo ikaw muna sa sarili mo. At gawin mo yung best mo. Paano ka ma-develop bilang mabuting mamamayan. Bilang mabuting kabataan. Merong strategies. Dito tayo sa part 4. Tandaan natin na yung pagkakaroon ng mababang tingin sa sarili ay makaka-apekto mismo sa iyo. Mismo sa self-image mo. Kahit nga sa katawan mo ay makaka-apekto ito sa iyo. Parang kapag mababa yung tingin mo sa sarili mo, hindi ka makatayo ng matulog. Parang nahihiya ka, naging mahihiyain ka, palagi kang nakayuko. Huwag nating hayaan na mangyari sa iyo yun. Umisip ka ng paraan para makita mo yung value mo, yung worth mo. At umisip ka ng paraan ano yung pwede mong pagkaabalahan para magawa mo yung best mo para sa sarili mo at para sa mga kaibigan mo at para sa pamilya mo. Hindi mo ito gagawin para lamang sa kanila. Unang-una na sa lahat ay para sa iyo, para mabuo ang self-esteem mo. Pag-usapan naman natin ngayon ang support strategies, community mental health resources. Kailangan natin gawin o kailangan nating itulong kung meron na nga kailangan ng tulong. Kapag ang member ng family ay mayroong ganitong nararanasan o kahit kaibigan, kailangan natin silang suportahan. Ipakita natin na sumusuporta tayo sa kanila, nandito lamang tayo para sa kanila. Kung ano man yung tulong na maaari nating ibigay sa kanila ay ibigay natin. Ano naman ang maaaring gawin kung ikaw naman yung nasa ganitong kalagayan na hindi healthy yung iyong mind? First step, ay reach out people you trust. Ikaw yung lalapit kasi hindi naman nila mahuhulaan kung ano yung nararamdaman mo. I-reach out mo sila. Sabihin mo sa kanila yung nadarama mo. So mapagkakatiwala ang tao na gusto mong kausapin, gusto mong pagsabihan ng iyong nararamdaman. Hindi mo makukuha ang tulong na kailangan mo kung hindi mo ito hihingin, kung hindi mo ito sasabihin sa iba. Kung tiyakin na concern ba talaga siya sa'yo, hindi lahat ng kaibigan mo ipagkukwentuhan mo, hindi lahat ng kaklase mo ipagkukwentuhan mo ng gadarama mo, baka ang mangyari ay mapag-chismisan ka lang. Kailangan ay makita mo o maramdaman mo kung sino talaga ang concern sa'yo. Concern ba talaga sa'yo ang lalapitan mo? Nakikinig. Meron ba siyang words of encouragement? Maririnig mo ba sa kanya yung payo? Ito ay makakatulong talaga sa iyo. Kapag nakita mo ito sa isa na mapagkakatiwalaan na gusto mong pagsabihan ng nadarama mo. Comfort and support information and advice and professional treatment are all forms of health. In other words, find caring people in your life who can help you. Ano yung first step? Getting help from someone you trust. Okay, second step tayo. Second step, take action. Kung alam mo yung nararamdaman mo, yung kailangan mong tulong, aware ka, mas madali ito para sa'yo. Mas madaling tanggapin, mas madaling ayusin, mas madaling resolbahan, mas madali mong matutulungan ang sarili mo. Kung alam mo ito, kung ano yung nangyayari sa'yo, ay aware ka. Sabi dito ay, nothing is worse than nothing. Kung wala kang gagawin, wala kang makukuha.
kung wala tayong gagawin hakbang, wala tayong makukuhang solusyon sa kung ano man ang meron tayo, kung meron man tayong problema, hindi tayo lalapit, hindi nila tayo matutulungan. Dahil hindi naman sila manghuhula. Tayo nakakaramdam, tayo yung magsasabi sa kanila kung ano yung nadarama natin. Kung alam natin na kailangan natin ng tulong, magsabi ka, lumapit ka doon sa mga tao na talagang concerns sa'yo. Pakiramdaman mo at handa kang makinig sa payo. Alam nyo ba kung paano nyo malalaman na talagang concerns sa'yo ang tao? Naitanong ko na rin ito sa mga estudyante ko. Ano ang gusto nyo? Bitter truth o sweet lies? Bitter truth. Kasi sila yung magsasabi sa'yo ng totoo. Hindi yung kung ano lamang yung gusto mong marinig ang kanilang sasabihin sa'yo. Ang totoong nagmamahal na kaibigan ay papayuhan ka kung meron kang mali. Papayuhan ka kung meron kang kasalanan. At kapag hindi ka pinayuhan, ay hindi tunay na pagmamahal yun. Nalaman na natin kung ano ang ibig sabihin ng mental health. At nalaman din natin kung ano ang self-esteem, ano yung epekto nito sa atin. Nalaman natin na dapat aware tayo sa ating mental health. Nalaman din natin kung ano-ano yung nakaka-epekto sa ating self-esteem. Paano ito na-stuck sa pagkakaroon ng mababang pagtingin sa sarili. Nalaman din natin yung ilang bagay kung paano mo naman magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. At nalaman din natin kung ano ang maaari nating gawin kapag tayo ay nalulungkot. Ano ang dapat nating gawin kapag bumababa yung pagtingin natin sa sarili natin, or minsan ay yung mga kasama natin ay mababa ang tingin sa atin, hindi tayo binibigyan ng value, hindi nakikita yung worth natin. Nakita natin kung ano yung mga ilan sa mga pwede natin gawin. At natalakay din natin yung steps. Ang first step ay getting help from someone we trust. At yung second step ay take action. Tayo yung gagawa ng pagkilos para sa sarili natin. Para magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin. Para maging healthy yung mind natin. Unang-una sa lahat, tayo yung tutulong sa sarili natin para maging healthy yung mind natin. Hindi lang mahalaga yung pagiging healthy physically. Hindi lamang yung healthy emotionally. Yung central component ng health natin ay mental health. Kaya napakahalaga na alagaan natin ito. At kailangan din natin dito ng sapat na pahinga, sapat na tulog, at mag-iisip ka pa ng mga bagay na magagawa mo para matulungan mo maging healthy yung mind mo. Pwede kang makinig ng music kung iyon ang makakabuti sa'yo. Pwede kang magsulat kung iyon ang libangan mo. Mag-aaral kayong mabuti at huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Be healthy. Bye. Thank you for watching.